Guys, ituturo ko naman yung ano, yung ibang tips o ibang parts ng sasakyan na palaging binubuksan at ginagamit, guys. Let's go. Ito guys, yung ginagamit natin. So, usually kasi pag umaalis lang ako, din ako nagpapakaros kasi pagtabi ng daan yung garahe, lalo na maraming tumadaan eh. Isang araw pa lang malikabok na guys. So, tingnan mo naman oh. And guys, syempre, usually pag iniiwan natin yung sasakyan, kaya nilalak natin yan guys, lalo na pag sa labas mo, pinayik. Ito yung susi ng sasakyan. Yung sasakyan, may lock, unlock. Kaya natin. Nakalock siya, guys. I-unlock ko siya. Yan. Unlock na siya. Once na nag-drive ka, umalis ka na, at ipapark po sa labas yung sasakyan. Huwag na huwag mong kakalimutan na i-lock. Ito. Unlock siya. Once na unlock, siyempre, dahil kailangan to, nasa labas, kailangan mo siyang i-fold, guys. Kasi, iba hindi nila napapansin, natatamaan nila. Okay. Ito yung loob ng sasakyan. Sa mga hindi nakakaalam, guys, Vios 2013. Kung hindi ako nagkakamali. 2013, guys. Ayun. Sabi ko nga, bago sumakay ng sasakyan, i-check muna yung gulong, gas, side mirror, kung change oil, kailangan bang i-change oil, yung mga coolant, tubig. Huwag natin kalimutan yun, guys. Safety first. Yan, sabi nga nila, safety first. Ayan. Guys, nasa loob na tayo ng sasakyan. Kita nyo naman, guys. Usually, ako lang yung gumagamit ng sasakyan na to. Kaya, hindi na kailangan i-adjust yung side mirror. Yung upuan. Kasi, ako lang palagi yung gumagamit ito. So, yun na nga. Ano ba? Ano bang dapat malaman? Ayun. Yun, naturo na natin yung paano mag-gumamit ng clutch once yung nag-start, yung cambio, yung handbrake. Ayun, nakapark siya niyan, guys. Kasi yung garahe namin, pa-slide ng ganun. So, kailangan huwag kalimutan yung handbrake. Once yung naka-handbrake yan, guys, aatras yan. Aatras kasi hindi pantay yung pinagpaparkingan niya. Importante yan. Kung hindi, tama. Tama yung ano. Tama sa gate yung sasakyan. Yan. Ayun, noong una akong nagdadrive, guys, pahirapan. Wala akong idea kahit na ano, kahit sa mga daan. Basta inuna ko, guys, yung pinaka-importante yung lisensya. Kasi kahit gano'ng kakarunong mag-drive, kung wala kang lisensya, wala. Kasi once na yan, na-disgrasya ka o naka-disgrasya ka, hindi naman sana. Kaso, napaka-importante yan, guys. Kasi, wala kang laban, wala kang karapatan. Hindi naman walang karapatan in case of emergency. Marunong ka nga naman. Kaso, nasa batas po natin yun, guys, na kailangan mo munang may lisensya bago ka makapag-drive ng motor, ng four wheels. Kaya, very important yun, guys, sa mga lalo na sa pag nagka-travel ka. As in, wala kang iniisip. Pangalawa, yung sasakyan kung nakarehistro ba o hindi. Kailangan na kailangan din yan, guys. Kasi, ang pagkakaalam ko, may penalty yan, guys. Mas malaki. Mas malaki yung ano. Kaya napaka-importante na mag-drive ka na walang iniisip. Kung may LTO man dyan o checkpoint man dyan, kailangan mo talagang iparehistro yung sasakyan. May na-experience ako
nung pumunta ako ng Pangasinan. Hindi ko alam yung gagawin ko. Yung pina-stop ako, guys, na hindi ko alam kung ano nga hanapin, kung papunta ba na sasakyan o yung lisensya. Then, yun, nag-stop ako. Tapos, hinanap agad yung lisensya, tinanong kung saan ako pupunta, kung saan ako galing. Eh, ngayon, mayigpit pa naman. Tapos, eh, syempre, Pampanga lang ako nanggaling, hindi naman ako galing ng NCR. So, pinaglagpas ako, guys. Kaya, yung iba kasi, pag walang galing ng Manila ata, pinapabalik. Kaya, ganun kahirap. Ano pa kailangan ko ituro? Yun, pagbukas ng, pag nagpapagas ka, guys, yung sa may, pag pinay ko sa gasolinahan, kailangan mong buksan yung kung saan i-ano yung gas, guys. Tuturo ko kung saan, tsaka yung compartment at pagbukas ng yun, yung sa may ka, sa may makina kung paano buksan. Ito, manubela. Sa ibaba, eh, yung mga ilaw. Tsaka na natin ni, ano yan, guys. Iba-vlog yan. So, unahin muna natin yung sa mga labas. Yung sa compartment, yung sa gasolina, tsaka yung sa harap, yung sa makina. Dito sa may, kung saan ka nagda-drive, yun dun sa may right side. Dito sa may side mo, may makikita ka sa baba. Sensya na, madumi yung sasakyan, di pa nagpa-carwash, guys. Ito, ibig sabihin naman nito, guys, yung sa may compartment sa likod. Oh, yung compartment naman talaga sa likod eh. Yun, guys, yung compartment sa likod. Once na hinugot mo yan, yun, matik na, guys, sa likod, bukas na siya. Basta naka-drawing na ganito, parang may drawing na nakaangat siya sa may likod niya. Yun yung ibig sabihin. Ito naman, guys, yun nga, sabi ko kanina, tuturo ko din yun sa inyo kung paano magbukas dun sa may pag nagpugas ka. Kagaya ng ginawa ko dito, guys, hugutin lang siya ng ganon. Yun. Nagbukas na siya dun, guys. Hindi nakikita kasi sobrang liit niya. Yun. Babaya, bababa tayo para makita. Yun. Hugutin lang siya yung compartment o yung gas. Yan, dyan lang makikita. Sa may ilalim ng upuan, usually, makikita. Ewan ko lang sa ibang bagong labas na sasakyan. Kasi ako, since natutuwa akong mag-drive, ito lang palaging din na-drive ko. Kaya medyo kabisado ko na, guys. Yun sa may makina naman, kung paano i-check yung mga coolant, yung mga etc. na ilalagay dun para sa sasakyan. Dito sa may ibaba. Ito. Yan. Sa may malapit, yun nga, yung tinuro ko nung isang araw yung clutch dito, sa may apakan sila sa baba. Ayun, yung sa may makina, dito mo siya makikita. Sa taas nung gas tsaka compartment, ito siya. Hugutin mo lang siya dito, guys, ito. Hugutin mo siya ng ganyan. Tutunog siya, maririnig mo. Na open na. Yun, guys. Kikita siya ulit doon sa may side, left side mo, yung gas tsaka compartment. Tapos yung sa makina, dito sa may baba. Yan. Sa baba na. Ngayon, iti-check natin, guys. Iti-check natin sa labas yung binuksan natin na gas compartment tsaka sa may makina. Dahil nabuksan natin sa loob yung sinasabi ko kanina, guys, ito. Yan, ganyan na siya. Ang gas na lahan, sinapagmatic na, pagpagas ka, open mo siya, alam na ng gas na lahan. Yan, guys. Yan. Sinang bahala magsaraw once nakapagpagas ka na. Madumay hindi siya, naka-car wash. Ayun, tapos yun, yung gasoline boy na yung bahala na magsara. Tatap ng gano'n.
guys. Tapos sa may apartment guys, bukas na siya. Ayan. Ganun lang siya guys. Ah. Ba. Matik na pag inangkat mo siya. Bubukas na siya. Tapos siya lang. Sasara muna siya ng ganun pag okay na. Guys. Ito mahirap siya. Hindi na siya mahirap kasi mabigat na siya. Bukas na siya. Pero hindi mo pa siya maaangat kasi may... May parang sulungin ka ba sa may baba. May susungin ka pa para magbukas. Ito guys, yung susungkit ko. Kaya pag binuksan mo, hindi siya mabubukas agad kung hindi mo iaangat yung ito. Yan, ganun nga guys. Napaka-easy. Siyempre pag bago ka pa. Pag sinara mo, hindi mo lang. Easy, pag bago mo na, alam mo na lahat. Pero pag bago-bago ka, nagsimula din ako sa tatakata. Yung walang idea. Tapos yun, dito na natin tatapusin yung vlog. Sana may natutunan kayo konti kahit beginner lang din ako. Thank you guys. Thank you guys. Love.